kung magmamahal ka. Hindi lang puro masasayang sandali ang mararanasan mo. Minsan, may kalungkutan na paluluhain ka sa sitwasyong di mo inaasahan. Pero lagi mong tatandaan, walang pagsubok na di mo kayang malampasan. May sagot sa lahat ng tanong. At sa kagaya mong nagmahal, maging matatag ka para makamit mo ang tunay na ligaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kapag pala mahal mo ang isang tao, wala nang makakapigil pa sa nararamdaman mo. Oscar, ang lakas ng ulan. Tara na muna sumilong. Biga ako. Ayoko. Mas okay nga yung ganito eh. Mas romantic. Pero totoo ba yung sinabi mo? Baka napilitan ka lang. Wika ni Oscar. Totoo yun. Mukha ba akong napilitan? Tsaka tara na, bilisan na natin para makagala na tayo gamit yung motor ko. Wika ako. Andy. Pakis kung totoo. Wika ni Oscar. Napatingin tuloy ako sa buong paligid. Walang kahit sinong makikita mo. Napakalakas kasi ng ulan. Sige, pero isa lang ha. Wika ako. At ito na nga bang hindi ko inaasahan. Mula sa gitna ng kalye, hinawakan niya yung pisngi ko at eto, mabilis na dumampi ang labi niya sa labi ko. Napapigit na lang talaga ang mga mata ko. At matapos lang ang ilang saglit, natapos ang isang halik na di ko inasahang mangyayari dito sa gitna ng daan. Nakakahiya, Oscar. Baka may makakita sa atin. Wika ako. Oo nga. Tara na. Kunin na natin yung motor mo. Tapos mamasyal na tayo. Wika ni Oscar. Kaya naman ito. Pagkarating namin sa misimbahan, kinuha namin kaagad yung motor ko at ito. Umalis din kami kaagad. Hindi ko nga alam kung saan kami pupunta. Basta masaya lang kami. At kahit saan kami makarating, eh alam kong magiging masaya kami. Ako ang nagmamaneho ng motor. Habang si Oscar naman eto. Nakaangkas lang sa may likuran ko. Tapos doon siya nakahabak sa may bakal sa likuran ko. Ayaw pa itong humawak sa akin. Kaya eto, tinigil ko yung motor tapos kinuha ko yung dalawang kamay niya at eto, inilagay ko sa dibdib ko. Hala, Andy, hindi ba mahalay masyado? Wika ni Oscar. Bakit naman magiging mahalay? At saka, Oscar, wala namang makakakita. Nasa gubat na tayo. Wala namang mga bahay dito. Tapos, malakas ang ulan kaya wala makakakita. Wika ako. Tapos eto, aba, si Oscar. Nakakainis kasi naman. Pinasok pa niya yung kamay niya sa loob ng damit ko. Tapos, ang likot ng mga daliri niya. Nakikilid dito tuloy ako. Binibilog kasi niya yung ano ko eh. Alam niyo na yun. Oscar, ano ba? Wika ako. Oh, akala ko ba gusto mo? Wika naman ni Oscar. Eh, nakikiliti kasi ako. Huwag mong laruin. Baka ma-aksidente tayo. Tsaka, Oscar, mamaya na yan. Sa bahay na lang. Wika ako naman. Sige oh. Sabi mo yan. Wika ni Oscar. Kaya yan, tumigil na si Oscar sa ginagawa niya. At habang namamasyal kami sa gitna ng napakalakas na ulan. Eto, masaya ang masaya lang kami sa isa't isa.
Hindi ko maunawaan yung nararamdaman ko. Basta alam ko, walang kasing saya ang puso ko sa mga sandaling ito ng buhay ko. Malayo na ang aming nararating. At tumapagod kami, eto, pauwi na kami. Saktong tumigil na din ang ulan at basang-basa kami ni Oscar. At bago pa kami makarating sa bahay, eto, madadaanan muna namin ang bahay ni Pablo. Mukhang walang tao sa kanila. Sarado ang pintuan eh. Nasaan kaya si Pablo? Kaya eto, diretso uwi sa bahay. Pagkarating namin, noon na nang maligo si Oscar. Tapos bago niya isara ang pintuan ng banyo. Aba, nakatitig pa sa akin. Natila ba gustong sabay na kaming maligo? Siyempre, hindi pwede yun. Baka mamaya eh, kung anong mangyari. At abang naghihintay, eto. Nagpainit na ako ng tubig. Magkakape kami para mainitan yung katawan namin. Ang lamig kasi sa labas. Habang nagpapainit nga ako ng tubig, eto. Bumukas yung pintuan ng banyo tapos sumilip si Oscar. Andy, may sabon ka dyan? Wika ni Oscar. Ah, saglit, kukuha lang ako. Wika ako naman at eto. Pumunta na ako dun sa isang cabinet para kumuha ng sabon. At eto, binigay ko na kaagad kay Oscar. At pagkaabot ko sa kamay niya, bigla niya akong hinawakan at hinila sa loob ng banyo. Sabay na tayong maligo. Wika ni Oscar. Hindi naman ako natakot. Nakabrief naman siya eh. Sige na nga. Wika ako naman. Kaya ito, nagbrief na lang din ako. Baka iniisip niyo na may mangyayari. Wala po. Di ako papayag. Kaso ang kulit ni Oscar, sinusundot yung bewang ko. Nakikilig tuloy ako tapos ang ingay namin sa banyo. Oscar, ayoko na. Tama na. Hindi ko na kaya. Wika ako. Sobrang kiliting-kiliti na kasi talaga ako. Hindi naman. Sige na nga. Sabay na tayong lumabas at saka magbanlaw na tayo. Nilalamig na din kasi ako. Wika ni Oscar. Kaya eto, nagbanlaw na din kami kaagad tapos eto, matapos kaming maligo. Andy, magpainit tayo, nilalamig pa din kasi ako. Wika ni Oscar. Hala, yung pinapakulo kong tubig. Wika ako, nakalimutan ko kasi. Kaya eto, pagkabukas ko ng pintuan ng banyo, nagulat ako sa nakita ko. Pablo, kanina ka pa ba dyan? Wika ako. Si Pablo kasi nasa may lamesa. At tila ba nagkakapin na siya? Oo. Narinig ko pa ngayon, sabi mo. Aray-aray, masakit. Tama na. Wika ni Pablo. Pablo, nagkakamali ka sa iniisip mo. Wika ako. Okay, kunwari na lang wala akong narinig. At saka magbihis na kayo, Kuya Andy, Kuya Oscar. Tapos pagtitimpla ko na kayo ng kape. Wika ni Pablo. Sige. Ang tanging na isagot ko. Kinakabahan ako. Baka kasi kung anong iniisip ni Pablo. Ang kulit kasi ni Oscar eh. Kaya ito. Pagpasok sa kwarto. Andy, nilako na yung pinto at saka bagong ligo na tayo. Wika ni Oscar. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wika ako. Wala lang, para kasing ang sarap humiga sa kama mo. Tapos ang lamig pa ng panahon. Parang masarap ang may kayakap. Wika ni Oscar. Tapos eto, lumapit siya bigla. Tapos tinulak ako sa kama.
Napahiga talaga ako sa lakas ng pagtulak niya. Pero teka, ano bang gagawin namin? Natatakot ako. Kaya ko na ba? Buksan mo na yan. Para makapaghapunan na tayo. Wika ni Oscar.